itong mga testimony ng ating mga ilang mga witnesses ay nagsasabi na ang pagpapakilala talaga itong dalawang ito ay quote unquote magpinsan, no? Magpinsan. So, yung iba naman ay nagsabi na sister ang tawag nila. Kaya lang dito sa karanasan namin sa mga detainees, yung mga malalapit na magkakaibigan o malalapit na magkakamag-anak, ang tawagan nila brother or sister, no? So, we have testimonial, anecdotal stories, episodes here na magsasabing sila ay magkamag-anak. Sige, isa-isahin natin para malino sa mga viewers kasi baka kala nila parang ordinaryo mga personalities lang ito at baka nag-wonder iba bakit ba tinutugis. Let's try to be more specific. Ano ba yung involvement so far sa pagkakaalam nyo, sa investigation ninyo ni Sheila Guo? Sabalan mo ba siya pangalan niya? Incorporator ba siya sa anong kumpanya? Can you discuss all those things po? With regards to the companies, una yung Bauku Land Development at saka yung original na kumpanya po nung Bauku, nakita na po namin yung pangalan po niya. Kasama pa po noong si Wesley, meron pa kami nakita ng isang pangalan, Zeman, at nakita pa namin yung mga pangalan ng mga Singaporean Chinese fugitives na convict doon sa Singapore, si Wang Zi, Zhang Ruijin at saka si Lin Baoying. Now, we have also seen them in the other companies that they have, yung mga textile companies nila, yung meat companies nila, and meron pa kami nakikitang ilang mga maliliit na kumpanya. So, nagtataka kami bakit yung mga apelyido magkakasama sila lagi. Alice, Lin Winyi, yung tatay nila si... I forgot the name of the father already by now. Then, itong si Wesley. Then meron pang isa, yung Seaman nga. So, yung una, akala namin, there were three or four Guo siblings. Alice, Wesley, Sheila, and Seaman. No? So, now, hindi na kami sigurado kung sila lahat ay magkakapatid. We're sure of at least two, Wesley and Sheila. No? And Seaman also pala, yung lalaki. Si Sheila, hindi na kami sigurado. Yung Lin Winyi, we're almost convinced now ito ang nanay nila. Okay. Ah, okay. So, nanay. So, because of the SIRB document, yung Special Investment Retirement Visa na nakuha sa Board of Investment. So, kaya nga natin napatunayan na hindi talaga ito Pilipino. So, Sheila is well entrenched into the different corporations that have been flagged by the Anti-Money Laundering Council to be conduits of money laundering. Okay. Now, what about Cassandra? Cassie Leong. Si Cassie Leong is an intricate link of two groups associated with the Porak Raid. Namely, Lucky South 99, the acknowledged Pogo Company, and Whirlwind Corporation. No? Lumabas siya bilang authorized representative noong corporate secretary and authorized representative nitong Whirlwind Corporation, the real estate company, which is the lessor, no? The lessee of the entire compound where Lucky South 99 was found. Remember, the lessor of the land are the Cruz family. Di ba? Kaya nga may litigation between the father, Roberto Cruz, and his children, the Cruz siblings, right? So they got embroiled, Whirlwind got embroiled into this litigation between the Cruz family. So ulitin natin, the lessor is the Cruz family. Technically, the father was the one who leased the land to Whirlwind. And that is where Harry Roque and Cassie Leong comes into the picture. Corporate secretary, in paper, Cassie Leong, legal advisor or legal or lawyer for Whirlwind, di umano, Harry Roque. But, in other documents, as far as PAGCOR is concerned, Catherine Cassandra Leong is manifested as one of the authorized representatives of Lucky South 99. Kaya nagkaroon ng interlink sila, Christian. Kaya ngayon, nahihirapan si Ginoong Roque na patunayan na i-disassociate yung kanyang sarili
doon sa organisasyon na na-involved dito sa criminal activities na ito. No? So, Cassie Leong at 24 is a very essential piece of the puzzle that would explain the criminal activities of Alice Guo, Sun Yuan, Bao Pulan, Hong Sheng, and Lucky South 99 in Porac, Pampanga. Kaya nga, nasabi kanina ni Secretary Boying, itong pagkakita dito kay Cassie Leong na kasama ni Alice Guo dito sa Batam, Indonesia, ay isang patunay na yung kriminal na gawain ng Porac at Bamban ay iisa. Matagal na nating sinasabi yon sa programa mo, Christian. Opo. Pero bukod dito, ano pa ba yung nakikita niyong link doon sa Big Pogo Hub doon sa Bamban na raid at saka yung sumunod na raid naman sa Porac, Pampanga? Kasi very telling nga ito, no? Nakita sila pareho, magkakasama sila, no? So lumalabas ba yan na parang isang grupo lang sila? And then they involve themselves into different criminal activities or different companies. Pero bukod doon, ano yung nakita niyo pang link between the two Pogo Hubs? Meron pa kasi tayong hinahanap na isang foreign national, si Dwarin Wu, no? This guy has yet to be seen. Who is Dwarin Wu? Dwarin Wu is a retired Xiamen police officer who is serving apparently as the financier or one of the financiers of both Lucky South 99 and Sun Yuan, Bao Pulan Technology. Dwarin Wu was seen in the campaign. He was a generous generous benefactor in the campaign of Alice Leong Guo. Why? Primarily because we kept on saying na itong Bao Pulan Development, anak po ito nitong Lucky South 99. Naunang mag-operate ang Lucky South 99. They were able to engage in so many scamming activities way back to 2019 during the peak of the Pogo phenomenon. Isa sila sa mga pinakaunang kumita ng pagkalalaki. They had in Angeles, Pampanga, sa Friendship Highway, na raid po yun. They had in Thai Court, in Porac. They had in Pigan. They had in Lawag. They had all over. Yung kinita po nila, nakita natin that they were funneling the money from Lucky South 99 into Bao Pulan Development. So lumalabas, Christian, na yung talagang malaking business partners dito, Dwarin Wu and Wang Jiyang. So where does Cassandra Leong and Alice picture, when do they enter the picture? The missing link is the father of Alice Leong Guo, because in the heart of our hearts, based on the evidence that we have seen, Christian, mukhang ang malaking ulo dito ay hindi si Wang Jiyang, hindi si Dwarin Wu. They are just two, the financiers. But the father, the parents, primarily of Alice Guo, sila ang biggest piece of the puzzle. Unfortunately, we were not able to get them. So itong mga bata, Cassie and Alice Guo, how would I say it? They are the faces of this coming empire, but they're not the brains behind this. Pero may lead ba kayo doon sa parent? Or parents at iba pang mga kasama nila na sumalisi palabas ng bansa? Isa-isahin po natin. Si Dwarin Wu, that's one. Lin Baoying, second. Zhang Ruijin, third. Wang Ziyang, fourth. Fifth is the father, Angelito Guo. So ito yung lima na dapat mahanap natin para mabuo natin yung puzzle, yung parang domino, yung piece, the whole piece. Unfortunately, si Lin Baoying and Zhang Ruijin, they were initially repatriated to Cambodia and Japan. They're not in those countries anymore. Remember, we filed cases kay Zhang Ruijin at saka kay Lin Baoying, together with Alice Guo, assuming that the panel of prosecutors ay kakatigan kami
at makita nilang sapat ang aming ebidensya, maglalabas po yan ang warrant of arrest. Christian, only then can we trigger what is known as a red notice before the international police, an international arrest warrant. So we will seek the assistance. Sana mabalik natin. Now, Duarin Wu, we don't know where he is. To be honest, we don't have a lead where he is. The question is, bakit ang laki-laki ng intelligence funds ng gobyerno natin? Totoo po. Kaya lang, remember, Duarin Wu has an advantage over us. And what is that? He has been here in the Philippines for so long a time. He has built a business and political network. And the president, Ferdinand Marcos, may be right that he is now using, or these people are now using these networks, their business and political networks, in getting the better out of us, PAOK, PNP, NBI included. So, medyo mahirap. Tatapatin ko po kayo. Medyo mahirap, pero hindi pa po kami sumusuko.